Guilty ka! Guilty ka! Guilty ka! Patunay mo hindi ka guilty! Sumama ka sa amin! Hindi pa kami tapos mag-check, ha? Sumama ka na. Halika na! O yung bag ko! Sandali! Yung bag ko! Mapapahiya lang kayo! Lahat na po yun ang USB files. Hindi nyo pa ba nakikita yung hinahanap nyo? Hindi ko po siya nakita sa footage. Boss, kahit ako eh. Sa laki ng mata kong to, wala akong nakikita ng demonitang umaali-aliki dyan sa footage eh. Oh, ano? Wala ka na pala, di ba? Sinasayang niya yung oras ko eh. Hindi ko alam kung anong orasyon ang dinarasal mo dati sa taas. Kaya ka laging nakakalusot sa lento. Kahit nga sanggol sa sinapagunan, kaya mong ipapatay. Paano pa kaya si Kuya Fortan? Alam mo pa ulit-ulit ang pagbibintang ka. Pwede ba sa susunod naroon ka naman dapat solid evidence? Para hindi kayo napapahiya, mga losers. Kriminal ka pa rin. At hindi ka may titigil hanggat hindi ka napapakulong. Let me refresh your memory. Si Froilan ang kriminal dito. Ni-rape niya ako. Kinidnap at dinala niya ako sa gubat. At, di ba binaril mo siya? Am I right? Iba ang binaril sa aksidenteng nabaril, Isabel. At isa pa malinaw sa autopsy na namatay si Kuya Froilan dahil sa poisoning. Hindi dahil sa pagkakabaril sa kanya. Mali ko ba naman kung gawa-gawa niyo lang yung lason-lason na yan para hindi ka makulong? Hoy! Huwag kang imbento dyan! Well, wala naman akong pakialam kung ano man yun. Pero sana sa susunod, meron kayong solid na ebidensya laban sa akin. Dahil kung hindi, i-de-demand ako kayo ng slander. Excuse me. Masyado nyo na akong inaabalan. Tabi? Tabi? Tabi. Francis, mabigat din sa loob ko na hindi pa nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kuya Froilan. Hindi ko na alam kung ano yung iisipin ko, Mayumi. Minsan, sumasagi sa isip ko na baka karma to ni Kuya sa mga naging atraso niya nung buhay pa siya. Tapos naiisip ko si Isabel na malaya pang nabubuhay. Iniisip ko kung may pinipili ba yung karma? Paano natatakasan ni Isabel ang batas ng karma? Francis, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil naniniwala ako na kinakarma si Isabel sa ibang bagay. Wala na siya sa kukubela. At matagal na siyang pinalayas dito, Hernan, sa bahay nila. Patawaran ako ng Diyos, Mayumi. Pero mas matinding karma ang nararapit kay Isabel. Buhay ang inutang niya. Kaya buhay rin dapat ang pambayad niya.